bulok na sa freezer ng isang ospital kung saan ika'y naka-confine. Ito ang paratang ng isang kawani ng dating Talalep Rosarium na ngayon ay Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Tumatanggap po sila ng mga pagkain na may mga mababahong amoy na nagkukulay violet na. May mga sakit na po silang keto. Tapos po, ipapakain pa rin pong pilit yun maski may diferensya. Ngayon po, pagka sinuli po sa amin ng mga pasyente yung sabihin ng mga pasyente, lalo ba kayong alam na ipakain sa amin, kundi mga bulok na pagkain. Ngayon, dadalhin po sa kitchen yun. Ngayon, pinabukasan, giginigin po yun naman yung karning mabaho. Yun din po ipapakain sa kanila. Kaya nagagalit na po yung mga pasyente ron sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa una, mahirap paniwala ng sumbong ng taong itatago namin sa pangalang Chuck. Si Chuck ay isa sa mga kitchen staff ng nasabing ospital. Hindi na raw masigmura ni Chuck ang mga nangyayari sa loob kung kaya't nagdesisyon na siyang lumapit sa bitag noong mga panahong yon. Naaawa ko, awang-awa ako talaga sa kanila. Kaya po ako naglakas loob na ako na mismo ang lumapit para maiayos po ito. Kasi hindi po pwedeng habang panahon na sila ipakainin ng ganong may diferensya. Alam ko naman na may mga budget sila. Dapat ang kinakain nila masasarap tsaka may mga vitamin dahil kung papakainin pa sila ng may diferensya, makakadobi-dobi ang sakit nila. Sa halip na ketong, maaaring magkaroon pa sila na ibang sakit sa bituka. Naging isang hamon para sa bitag nang marinig namin mismo sa bibig ni Chuck na naapunan niya nang inilapit ang problema sa isang programa sa telebisyon sa isang malaking network na kahalin tulad ng programang bitag. Subalit, wala daw nangyari sa kanyang sumbong matapos niyang tulungan may sagawa ang surveillance sa loob ng ospital ang nasabing TV network. Lalo pang nagka-interes ang bitag ng malaman naming manhid na raw ang kanyang mga kasamahan sa kapabayaan ng nasabing ospital sa mga pasyenteng may ketong. Kasi po yan, galing po yan sa delivery van. Ngayon, nandoon yung mga dietitian na tinitingnan po nila yung kung may diferensya. Ang nakapagtataka po doon, nakita nilang inahabol ng lagaw yung karne at ilalagay sa lababo, hinuhugasan, hindi pa rin nila nire-reject. Inaabot pa po ng ilang araw doon sa amin sa pressure yun na iluluto pa rin ulit yun. Dagdag pa ni Chuck, hindi lang karne ang problema sa ospital ng Tala, kundi mga kasangkapan sa pagluluto at pamamaraan ng pagluluto. Ang ginagamit po sa kasangkapan ng pagluluto doon, yung mga palang may kalawang na ang handle tubo. Tapos mga nakapatong yan sa mga may maruruming sa simyento, nakapatong doon sa may panangkawa na may kalawang din. Tapos yung strainer, kung mapapansin mabuti, may kalawang. Sa pag-iihaw naman po, ginagamit LPG. Direkta siya doon sa LPG. Sa oras ng lutoan, ang unang-una po dyan, yung dalawa naming mataas na cook. Dalawa po yun. Pagkatapos, yung dietitian po na yun, nakasahin sa amin dalawa, mag-iikot din po yun sa amin sa pagluluto. Pati yung may kalawang na para, nakikita nila yun, pero patuloy pa rin kung papagamit nila nun. Kinabukasan, agad kumilos ang bitag at sinilip ang nasabing ospital. Unang napitikan ang aming surveillance camera, mga langaw na nagliliparan sa loob ng kusina at ang mga karneng nangingitim na. Sa pole ng aming concealed camera, ang freezer na ito. Naayon kay Chuck, itong pinaglalagyan ng nangingitim at nilalangaw na karne. Pagmasdan ang kanilang pag-iihaw sa mga karne, direkta sa LPG. Sa di kalayuan, etong isa, abalang-abala sa pagsasandok ng kanin gamit ang pala. Di niya alintana ang palang gamit, nangangalawang na. Pagkatapos na paghahanda at pagluluto ng pagkain, ang mga kawawang pasyente nag-uurahan sa pagkuha ng rasyon. Thank you.
dahil hindi makakain. Agad kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Food and Nutrition Research Institute sa Taguig City. Ipresenta ng bitag kay Marieta Bumunlag, Senior Science Research Specialist ng FNRI, ang surveillance video sa loob ng kusina ng nasabing ospital. Nakaagaw ng pansin sa food specialist ang paraan ng pag-iihaw. Narito ang kanya mga obserbasyon na dapat daw sundin. Yung lutoan nila pa, industry type siya. Sabihin, it is meant for big volume of cooking. No? Ang nakita ko lang baka yung parilya niya dapat mas itaas para hindi yung flame na nanggagaling doon sa gas burner hindi sasaya doon sa pagkain. Tapos posible rin na yung kinakain natin ay may lasang gas na nga. So masama na nakakain natin ito. Meron tayong tinatawag na heterocyclic amine na na-form kung yung habang niluluto ang meat sa high heat na temperature, may peligro na pag nakain ito ay baka magkaroon ng cancer. Agad nitong napuna ang gamit ng ihawan ng nasabing ospital. Nakita din natin na yung kanilang grilling equipment nasa loob ng kitchen, ng main kitchen, kasama ng iba pang mga lutuan. So pwede nating i-advise na kung meron silang area na pwedeng ilabas yung grilling equipment, dapat nasa labas siya kasi masama na nai-inhale ng kanilang mga trabahador yung gas. Sa mata ni Bumanlag, ang palang gamit sa pagsasandok ng mga nilulutong kanin. Nakita natin footage sa nauna yung munang pinapala na lutong kanin. Meron na siyang mga ngat-ngati na posibleng mag-chip off o malaglag yung iba pang parte. So para maiwasan na natin ito. Tsaka pag naumpisa na yun na ganon, talagang tuloy-tuloy na yung pag-deteriorate ng pala nila. Dito, iginiit niya na dapat palitan ang palang gamit at gawing stainless. Papalitan ng stainless. Ang concern kasi natin dyan is yung safety for food safety purposes also kasi kung stainless na siya, madali siyang linisin. Pag talagang pala yan, may nakauka sa So posible na kung pala yan talaga, may mga nakasiksik doon sa loob unless na binabrush siya thoroughly, walang naiiwan. Pero kung may mga naiiwan ng parte, pwede maging sanhi pa din yung contamination kung may mga nabubulok doon ang makanin na ispoil na. Tapos masasama doon sa baboy. Malinaw ang pagkukulang at maling pamamaraan ng pagluluto sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital para sa kanilang mga pasyenteng may ketong. Hindi nagpatumpik-tumpik ang bitag kaya agad namin itong ipinaabot sa pamunuan ng Department of Health ang sumbong na naimbestigahan ng bitag mula sa empleyado mismo sa Talalep Rosarium na ngayon ay Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. Agad din namang ipinatawag ni Dr. Elmer Punsalan ang mga matataas na opisyal ng dating Talalep Rosarium. Sa tanggapan ng DOH, humarap ang mga ito sa bitag. In this video, almost siguro magta-3 months na ito, no? Well, the first thing is that we need to make sure that we're just quiet. You know, he's been blaming a lot of things that sinasabi niya about what's happening inside. And kami na, we just listen. Very strong yung kanyang legs. Double dead in a way kasi yung karno, kulay bluish na chicken, parang spoiled meat na. Na naaamoy daw, na mabaho na. So it's a claim, yung time of delivery na sinasabi niya rin na kung saan yung mga karne na yun, pag dinideliver, double dead na rin daw. The manner in which this meat being cooked, diretso dun sa burner na gas na parang iniihaw doon. So lahat yan na document namin. And well, I would like to present to you because we will even have to swear under oath, there's some of the videos namin, kung kinakailangan. Even to the extent na break na rin siguro yung protocol, nakapasok siya sa loob, where hindi naman dapat. Pero it's really a must to see. Oh, wow. The hospitals kasi are under my jurisdiction. Yes, okay. And of course, we want for the good services. Yes. I would have presumed regularity naman sa lahat ng ginagawa. Except siguro mga isolated cases. But we have to see. Yes, we have to verify that.
we want to make sure that there is some kind of na nakaabot sa kinakulang. Yes, ang dami naman service yung binibigay natin. At kung may mga ganyan pangyayari, hindi natin matitignan at mati-check pa ito. Habang pinanonood ng pamunuan ng nasabing ospital ang video footages, makikita sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Pinauris dun sa dulo, asik, bluish na yung chicken. Kahit na it's the very same chicken din ang iba doon. Ano natin? Qualify natin? Yes. Yung daw mga chicken ay iniihaw diretso sa burner ng gasol. Okay, kaya nga, ang sinabi niya, yung pag-ihaw daw, sana either sa kahoy or sa uling maihaw. Pero the best there is huwag na kayo mag-ihaw. Oo. Do not agree to the request of the patient. Tapos sila reklamo na kayo. May pagmamalaki sa ito. Yes. Malinis po. Nakita ko. Makikita naman. Makikita na the place is clean. Malinis po. Yes. Yun po ang sinasabi ng double jet, yun nga po ang sinasabi, meron po kami, kasi ano po yan bidding na okay. Talaga po ang company na magdadala, talaga po legitimate. Okay. At meron po ang tatawag na set needs inspections po yan. Siguro naman malinis yung pala niya. Precisely okay. The point. Alam mo dati ginagamit yata yung okay. Paddle. Paddle. Oh. But the paddle, nagdidikit yung... Because of the heaviness yes, of them. Yes, yeah. But that, that thing used there okay. Is clean yes. And before it's used. Sige, okay. Ako, I will not deal much doon sa amin. Pinakita namin siya, present namin yes, sa inyo. Course, ano? Yes. What you see is basically what you get. Sa harap ng bitag camera, isang pangako ang binitiwan ng DOH Assistant Secretary Elmer Punsalan. Alam nyo, ito ang mga bagay na ating actionan. Totoo man o hindi man, siyempre kung mayroon tayong mga ganyang mga pasabi or complaint, and I assure you, actionan natin. No? Sabi ko nga, i-alamin muna natin, investigahan natin ang veracity, ang katotohanan. Maraming salamat nga sa inyo no? Sa isang pagbibigay. Ng attention na yan. At yan ay aking pinaabot sa inyo na ito'y ating action na. Makalipas ang ilang linggo, inanyayahan ng pamunuan ng Dr. Jose M. Rodriguez Hospital ang grupo ng bitag upang personal na silipin ang kanilang kusina maging ang pag-aanda ng pagkain. Ito po yung aming freezer. Ito yung aming pan-deliver. Maayos po naman ito. Dito nakalagay yung aming freezer. Palagi po itong nakalap. Kung may kailangan lang, meron may hawak po ng susi para hindi po na nabubuksan ng kahit sino o napapasok. Ito yung aming imbaka ng bigas at yung aming freezer. Ano ho? Hindi naman ho nagtatagal sa freezer ang mga mga supply. Kasi po, makikita nyo, hindi naman kami palaging puno. Every day, pag dinideliver, inuluto po yan. Ito po yung sinasabi nilang barbecuehan. Ito po talagang binili as barbecue po ito. Talagang meron pong ano. Kasi minsan, iba po yung mga gusto naman ng pasyente, gusto na mag-barbecue. Ito po yun. Maayos po naman ito. Wala, malinis naman yung amin dahil kasi yan talaga yung ginagamit eh. Pero malinis yan. Palaging nililinis yan. At inaayos yan. Ano. Talaga po lamang medyo vintage na ang aming mga gamit. Siguro baka pagpunta nyo after 2 years, baka magandang-maganda na po ito. Dahil nag-start na po kami mag-develop. Ipinagmalaki din ng dietitian ng nasabing ospital na naayos na raw nilang problema. Kaya naman todong nagpakitang gilas ang kanilang mga kitchen staff sa aming mga kamera. Pag po kami nagpe-prepare ng pagkain, nagserve sa pasyente, kailangan po nakakap sila. So para hindi po lalaglag yung buhok dun sa pagkain. So nakamask, siyempre po, para kung nagsasaltaman sila, hindi naman tatalsik yung saliva nila sa food. Importante sa amin talaga yung personal hygiene ng aming mga dietary personnel. Tapos po, naka-gloves po sila. They're using tong din. Safety po ng pagkain kasi ang importante sa amin.
yung pong mga piniprepare namin na pagkain na yan, according po yan doon sa menu na piniprepare namin. Yan po ay dinideliver every morning po, piniprepare din ng umaga. Kabilang sa kanilang script, Este Hospital Tour pala, sumulpot ang lalaking ito sa eksena at nagpa-interview sa Bitag. Presidente daw siya ng mga rehistradong pasyente ng nasabing ospital. Matagal na rin ako naging pasyente rito, almost 35 years. Kaugnay nito, tungkol naman sa mga pagkain na nilarasyon dito sa tala. Good naman eh, mahusay, maganda, maayos. At sa ngayon nga, nagkaroon na ng programa si Director Bilinar na yung aming rasyon ay gawin ng kas. At ngayon eh, 2 months na kami tumatanggap ng pera sa halagang 2,300. Kumpara nung araw na ang pagkain namin eh, kulang talaga. At tungkol naman dito sa kalagayan ng kitchen, malinis po yan, maayos. Ang sistema ng pamimigay to administer ng pagkain ng mga pasyente, wala pong problema. At hindi naman po kami kakain ng bulok. Kinosoli po namin kapag ang dealer may depresya, pinabalik po namin sa dealer. Kaya sa loob ng 600 ng mga pasyente, rehistrado, maayos kami ngayon ng bubuhay. Wala pong problema rito sa tala tungkol sa pagkain dahil ngayon po, castration na kami. Kinabukasan, biglang sumulpot na parang pusang sa aming tanggapan si Chuck. Nagpapasalamat dahil malaki na raw ang ipinagbago sa sistema sa loob. Subalit, patuloy pa rin magmamadyag ang Bitag.